balang araw ang liwanag, matatanang ng bulan ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa kwina. Balang araw umunawi sa bibi ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, lumalapit tayo ngayong ika-anim na simbang gabi sa ating Panginoong Jesus na punong-puno ng biyaya at pagmamahal para sa atin. Sa misang ito ay ilapit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang pangangailangan ng ating bayan. Aminin po muna natin ang ating mga pagkukulang at humingi tayo sa Kanya ng awa at pagpapatawad. Panginoong Jesus, pinagaling mo ang mga may sakit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ibinibigay mo sa amin ang iyong katawan at dugo bilang pagkain at inumin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa at kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, amin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Tugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanululog sa kanalang Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatataging ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ay ipapalit ko sa iyo. Patatataging ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan ng iyong ginawa kay David mong hiram, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ng Diyos na kapapatibay sa inyo
sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalilihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos na walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat na iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya, iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia! 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 Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya, "sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos." Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mayroon po tayong ginagamit na isang kasabihan. Yung salita na God cannot be outdone in generosity.
Pwede ba nating ulitin yon? God cannot be outdone in generosity. Hindi natin mahihigitan ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang pagbibigay sa atin. God cannot be outdone. Hindi natin mahihigitan, hindi natin matatalo, at kahit kailan, hindi natin maiisip kung gaano mapagbigay ang Diyos. God cannot be outdone in generosity. At sa araw na ito ay sa tingin ko ganyan ang mga karanasan, ang kwento ng mga tao sa ating pagbasa ngayon. They were able to experience that God really cannot be outdone in generosity. Talagang naranasan nila sa kanilang buhay na ang Diyos ay punong-puno, nag-uumapaw kapag nagbigay at nagbiyaya. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Samuel ay nakita natin ang kwento ni Haring David kung saan ang sabi niya ay nais kong paggawan ng isang magandang templo ang Diyos sapagkat siya ay hari, sapagkat siya ay may kayamanan. Sabi niya, paggagawan ko ang Diyos ng isang napakagandang templo mula sa aking mga kayamanan. But God cannot be outdone in His generosity. Kaya sabi ng Diyos, paggagawan mo ako ng templo, mas malaki ang ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ng Diyos sa kanya, kung ako ay paggagawan mo ng isang magandang templo, ito naman ang ibibigay ko sa iyo. Bibigyan kita ng isang kaharian na magtatagal hanggang sa katapusan. Ang iyong kaharian ay hindi gagambalain ng mga kaaway. Magiging payapa ang iyong buhay, walang gagambala sa iyo. At patatatagin ko ang iyong pamilya at ang iyong mga anak magpakailanman. At mananatili ang trono sa iyong kaharian. Di po ba parang ang layo? Si David nagpagawa lang ng isang templo sa Diyos, pero ang Diyos biniyayaan ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya, ang buong sambayanan. God really cannot be outdone in His generosity. At gayon din po ang nangyari sa kwento sa ating ebanghelyo ngayon. Una ay si Maria. Si Maria na isang dalaga at walang asawa mula sa isang simpleng pamilya. Pero nagulat sapagkat pinili siya ng Diyos para maging ina ng tagapagligtas, ina ng magiging hari ng Israel. Kaya sabi ni Maria, hindi siya makapaniwala. Bakit kaya ako ang napili? Isa lamang akong mababa ang katayuan sa lipunan. Ni wala akong asawa, ang sabi ni Maria, pero bakit ako ang pinili na maging ina ng tagapagligtas? Hindi niya maisip gaano ang pagbibigay ng Diyos. God cannot be outdone in His generosity. Bagaman si Maria ay isang maliit na tao sa lipunan, pero siya ang binigyan ng pinakadakilang biyaya ng Diyos. At sabi ng anghel, gayon din ang nangyari sa pinsan mo na si Elizabeth. Matanda na siya at baog, pero dahil ang Diyos ay mapagbigay, at hindi natin malirip ang kanyang pagiging mapagbigay, kahit baog at matanda si Elizabeth ay nabuntis, nagdalang tao,
at nagkaroon ng anak. Tunay nga na ang Diyos ay hindi natin masusukat kailanman ang kanyang pagiging mapagbigay para sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, sa gabing ito ng ating pagsisimbang gabi, maganda pong ipaalala sa atin yan ng Diyos ngayong araw na ito. Minsan ay iniisip natin, tinatanong natin, kaya-kaya ng Diyos itong hinihingi ko? Parang sa tingin ko ay imposibleng ibigay ng Diyos ito. May mga pagkakataon sa buhay natin, sa tingin natin at iniisip natin, nako, imposible na yatang mangyari ito. Hindi yata kaya ng dasal ko to. Hindi yata kaya ng 9 na araw na dasal ito. Parang minsan pakiramdam natin na hindi kaya ng Diyos. Pero pinapaalala ng Diyos sa atin ngayon, hindi mo masusukat kahit kailan ang biyaya ko. Huwag nating maliitin ang Diyos. Diyos siya, tao lamang tayo. At ang isip natin minsan ay hindi kinakaya na maisip natin kung gaano kalaki, gaano kalawak ang biyaya ng Diyos. Remember, my dear brothers and sisters, God cannot be outdone in generosity. Kung akala natin ngayon na hindi niya kaya, kung akala natin hindi niya ibibigay, pakiramdam natin hindi kaya ng Diyos ang hinihingi natin, ang Diyos ay tunay na mapagbigay. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, sa iba't ibang mga kwento ni Jesus sa Ebanghelyo, maraming nagsasabi kay Jesus, hindi mo kaya yan. Halimbawa, yung mga kwento ng mga makasalanan sa Biblia, yung mga makasalanan, mga tax collectors, prostitutes and sinners, mga magnanakaw, lahat ito ay pinatawad ni Jesus. Maraming nagsabi sa kanya, hindi mo kayang patawarin yan. Napakabigat ng kasalanan yan. Hindi mo na kayang patawarin yan. Wala nang pag-asa. Pero pinakita ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang patawarin kahit ang pinakamaitim na kasalanan ng isang tao. May nagsasabi kay Jesus, ilang taon nang bulag yan, pinanganak na pilay yan, pinanganak yan na may kapansanan, hindi mo na magagamot yan. Pero pinakita ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. God cannot be outdone in His generosity. Mga minamahal na kapatid, sa gabing ito, tayo ay lumalapit kay Jesus na ipagdiriwang natin ang kapanganakan sa darating na Pasko. Alam ko po ay mayroon tayong kanya-kanyang pasanin, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang mga kahilingan. Huwag po ninyong iisipin hindi kaya ng Diyos yan. Huwag po nating iisipin na hindi kakayanin ng dasal yan. Huwag po nating iisipin na ang Diyos hindi na kaya yung problema mo. God cannot be outdone in generosity. Kahit kailan ay hindi natin makikita, maiisip kung gaano kalawak ang biyaya at ang pagbibigay ng Diyos sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng misa na ito, habang nilalapit po natin sa Kanya ang ating mga pasanin at kahilingan, magdasal po tayo ng may pananalig. Huwag po tayong magdadasal ng nagdududa. Magdasal tayo ng nananalig sa Kanya. At sa pagdarasal natin, sabihin natin sa Kanyang, alam ko Panginoon, na kahit kailan ay hihigitan mo palagi ang aking dasal. Kung ano ang hinihingi ko, hihigitan mo pa. Kung ano ang pangangailangan mo, hihigitan mo pa.
because you are a God who cannot be outdone in generosity. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, naging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristo ang ating manunubos. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas at sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat na mga pumanaw sa kalwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang kami tahimik.
at ng pagdating, ikaw ay isinilang na katawang paho. Tanaan ka sa amin, naghari sa mundo. Sasapan ikaw ay isinilang simula ng ganap na pag-aalay. Alay namin aming pusong umiibig. Sasapan sa iyo'y bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilakad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagkakandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoong Diyos ng mga hubo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Sa pagharap po natin sa sakramento ng katawan at dugo ni Kristo, buksan natin ang ating mga puso't isipan katulad ni Maria at tanggapin ang nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating iisang Ama sa langit. Sambahin ang pangalan mo, mapasalamatan.
Hinihiling po namin kami ay iadya sa lakat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa lamang pong mahalagang paalala, ang tinatanggap po natin ay ang katawan ni Kristo, kaya po sa mga magkukumunyon, dito man po sa loob o sa labas, ay tanggapin po natin ng buong galang ang katawan ni Kristo. At hinihiling po namin na kapag tanggap po natin, ay kakainin po agad natin ang ostya at hindi po ibabalik sa ating upuan o dadalhin sa ibang lugar. Sapagkat ang tinatanggap po natin ay walang iba kundi ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa sa ating pagtanggap ng buong galang at buong respeto ay manalangin tayo sa Kanya, ang ating tagapagligtas na ating tinatanggap. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Bigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sa langit ay mapapas.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang nang may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan
magpasawalang hanggan. Amen. Muli po kaming nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa inyong pakikiisa, sa pagsunod po natin sa mga health protocols, sa mga sumusubaybay po sa atin online, sa mga tumutulong po sa pagsasaayos, ang atin pong mga Manila Cathedral servants, ang atin pong kapulisan, ang mga tauhan ng barangay at Intramuros Administration. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras para sa ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.